Nagpasalamat naman ang Armed Forces of the Philippines sa suporta ng ibang bansa sa pagpapatrolya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa katunayan, ayon sa AFP, nang mangyari ang panibagong pangaharas ng China sa mga barko ng PCG, namataan din nila ang pag-iikot ng chopper ng Amerika sa lugar. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita live. Audrey, dahil sa patuloy na pangaharas ng barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, tulad nga na nangyari nitong nagdaang linggo. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, naniniwala sila na walang habas na pananakot na ito ng China sa Pilipinas. Tulad na lamang ng pagdikit ng barko ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na bahagi ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay AFP spokesperson Medel Aguilar, base sa monitoring nila, apat na Chinese Coast Guard vessel at mayroon ding mga Chinese militia ang pumalibot sa resupply mission team. Swertean niya kung tutuusin na hindi natamaan ang barko ng Pilipinas sa pagmamaniobra ng barko ng China. Pero kung sakali, China dapat ang sisihin dito dahil delikado ang ginagawa nilang aksyon. Ang ginawa po nila, nag-deploy sila ng maliit mga Coast Guard vessel pero mabilis at nakapag-maneuver. Kaya naharangan nila yung Philippine Coast Guard pero nakalusot naman yung ating mga resupply vessels. Yung nga lang, meron silang ginagawa dangerous maneuvers na siyempre ikinatakot ng mga civilian sa sakay ng ating ng mga reporters ng mga media na nakasakay doon sa Philippine Coast Guard. Since they are the ones who initiated this illegal action and offensive action, all consequences thereof shall be blamed to the China Coast Guard and to the authorities. Inaasahan naman ng AFP, posibleng magtagal pa ang ganitong gawain ng China. Pero lumalakas ang loob ng Pilipinas dahil nakikita nila ang suporta ng iba't ibang bansa sa pagpapatrol sa teritoryo ng Pilipinas. Katunayan, noong resupply mission, may namataan ding Orion plane na umiikot sa lugar at kinumpirma ng AFP na ito ay mula sa Amerika. Kung hindi magbabago ang sitwasyon, probably magtatagal ang ganitong sitwasyon. But we'll see how it will develop later on because right now, what we are seeing is the mounting pressure against China because of their illegal and offensive actions in West Philippine Sea that is harming other people. Meron tumutulong sa atin na mapataas ang ating level ng pag-monitor sa maritime domain awareness. And these are, I think these are assets. These assets belong to countries such as United States. But as, we also monitor yung pagpasok din ng China ISR capability. Siguro para rin sa kanilang sariling narrative. Audrey, nagpapasalamat naman ang AFP hindi lang sa ibang bansa, kundi kahit mula sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Nakikita kasi nila ang suporta na binibigay sa datang lakas ng bansa. Naniniwala din ang AFP na malaki ang maitutulong kung madaragdagan pa ang assets ng bansa para protektahan ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Even us without asking a certain amount, but some senators are already volunteering to support additional funds for the military. Paano po makakatulong yung karagdagang maritime asset natin upang maprotektahan ang West Philippine Sea? The more assets that you have, therefore, the more visible you have, you can be, and the more that you can deploy your troops. Audrey, kahit nga nagkaroon ng gitgitan o bahagyang aberya yung resupply mission ng Philippine Coast Guard doon sa BRP Sierra Madre o yung BRP Sierra Madre dahil nga sa Chinese Coast Guard, ayon naman sa AFP ay naging matagumpay pa rin yung resupply mission. At pagdating naman sa mga ganitong usapin, tiniyak naman ng AFP na hanggang sa ngayon ay pinatutupad pa rin nila o pinaiiral pa rin nila ang diplomasya para sa magandang relasyon pa rin ng Pilipinas at China. Audrey. Maraming salamat, Luisa Erispe.